Ngayong gabi, papasok ang ika-21 ng gabi sa buwan na ito. Ito yung tinatawag na huling 10 gabi na lalabing gabi sa buwan ng Ramadan. Sadyang napakabilis ng pagdaan ng mga araw, parang kailan lang tayo ay nagmumunsighting. Ngayon ay nasa ikatlong bahagi na tayo, malapit nang mamaalam sa atin ang dakila pinagpalang buwan na ito. Bawat isa, tanungin niya ang kanyang sarili. Napakinabangan na ba niya ang mga araw, mga gabi sa buwan na ito sa gawaing ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bawat isa, alam niya kung ano yung nagawa niya. Kaya sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ragima ang fumriin. Nalugi, nabigo ang isang tao. Kila, ya Rasulullah, sino po ang tinutukoy niyong nalugi ng malinaw na pagkalugi at pagkabigo? Sabi ng Rasulullah, sinumang umabot sa kanya ang buwan ng Ramadan, subalit hindi sa kanya pinatawad ang kanyang mga kasalanan. Dumaan sa kanya ang buwan ng Ramadan. Dumadaan sa kanya ang mga gabi ng buwan ng Ramadan. Siya ay nasa mainam na panahon, subalit hindi niya sinamantala sa kung anong makakabuti sa kanya. Ni hindi siya humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga kasalanan. Ito ang tunay na pagkabigo, pagkalugi, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itong huling 10 gabi, mga kapatid, nandito ang pinakamainam. Ito na yung pinakamainam na mga araw at mga gabi sa buwan ng Ramadan. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na iulat ng ilang mga sahaba, maging si Aisha na kanyang asawa, sinabi niya, ang kalagayan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kapag pumapasok itong huling 10 gabi ay kanyang pinag-iigtingan, nagpupursige sa pagsamba na hindi niya ginagawa sa ibang panahon o sa ibang gabi. Lubos siya nagpupursige sa pagsamba. Pinaglalaanan niya ng oras ang mga gabing ito sa pagsamba at sa pag-aabang sa Laylatul Qadr. Maging ang mga sahaba, ganito ang kanilang kalagayan. Ang mahal na propeta nagpupuyat sa gabi sa paggawa ng pagsamba. Naunawaan nila ang kainaman, kung anong meron sa huling 10 gabi, lalo na kung maaabangan mo ang tinatawag na Laylatul Qadr. Isa pang hadith, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam kapag sumasapit ang huling 10 gabi, ahyal layl, binubuhay niya ang mga gabi sa mga pagsamba, lalo-lalo na sa pagtatahajjud, qiyamul layl. Wa ayqawa ahlahu, ginigising niya ang kanyang mga pamilya. Isang aral ang makukuha natin dito.
ginigising niya ang mga sahaba, kanun din ginigising niya ang kanyang mga pamilya. Hindi lang sarili mo ang iniisip mo. Himukin mo ang iyong pamilya na magkiyamul layl, magbasa ng Quran, magdua, magzikr. Ganito ang inuutos sa atin. Responsibilidad natin ng ating mga pamilya na sila'y ating himukin. Huwag lang sarili natin ang ating iniisip. Huwag lang ang salvation ng ating mga sarili ang ating pinagtutuon ng pansin. Maging ang ating mga pamilya, inihimok din natin, tinutulak natin silang gumawa ng pagsamba. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O kayong mga mananampalataya, ilayo ninyo, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Doon lang ba nagtatapos? Hindi. Wa ahlikum, pati ang inyong mga pamilya, mga mahal sa buhay, mga pamilya, lalo lang ang inyong mga asawa, mga anak, mula sa naglalagablab na apoy sa impyernong apoy. Ang mahal na propeta sa Rosalong, ganito ang kanyang kalagayan. Ginigising niya ang kanyang pamilya upang gumawa ng pagsamba. Naunawa nila kung gaano kain ang mamuling 10 gabi na ito, na kung saan ito yung mga gabi na hindi binibigyan ng halaga ng kamusliman. Marahil na uunawaan nila, halos taon-taon, halos ginagamit na natin itong katagang salitang Laylatul Qadr. Nauunawaan na natin kung anong kainaman nito. Naisaulo na natin, pero hindi natin isinasapuso. Hindi natin binibigyang halaga. Hindi nakikita sa ating mga gawain. Tingnan nyo, isa sa sakit ng kamusliman. Kapag mga pagdiriwang ng mga kafir, New Year o ano pa man, nagpupuyat. Nagpupuyat. Kapag mga pagdiriwang ng mga kafir, mga pagdiriwang ng pagtatambal, pagdiriwang ng kasalanan, nagpupuyat, nagagalak, nasisiyahan. Subalit kapag ganitong mga gabi sa relihiyong Islam na kung saan ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pabor, kainaman, biyaya para sa ating sariling kapakanan, isang gabi sa 10 gabi, mas mainam kaysa 1,000 buwan. Pinagkaloob yun ni Allah subhanahu wa ta'ala upang iyong samantalahin, magparami sa paggawa ng kabutihan. Subalit pinapalagpas ng karamihan ng ilan sa mga kamusliman. Isa sa kainaman ng huling 10 gabi na ito ay narito ang tinatawag na Laylatul Qadr. Isang surah sa Quran na ipinahayag ni Allah na tinawag na Qadr, Suratul Qadr, na kung saan tinatalakay niya ang kainaman ng gabi, Laylatul Qadr, na binabasa hanggang sa pagunaw ng mundo kung gaano kainam ang Laylatul Qadr na siyang maghihimok sa isang Muslim na gumawa ng kabutihan, magparami sa paggawa ng kabutihan. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Tunay katiyakan, ika ni Allah, na aming ibinaba, ipinahayag ang Quran sa gabing ito ng Laylatul Qadr. Mula sa Lahal Mahfud patungo
sa tinatawag na Baitul Izza sa huling kalangitan. Sa huling kalangitan. Gayito kainam ang Laylatul Qadr. Una ibinaba dito ang buong Quran mula sa Lawhul Mahfuz patungo sa Baitul Izza. Wama adraka ma Laylatul Qadr. O Muhammad, anong makapagbabatid sa iyo kung ano meron sa Laylatul Qadr? Gabi ng kapasyahan, gabi ng pagtatagda, gabi ng pagpaparangal. Ito yung Laylatul Qadr. Dakilang gabi, napakamarangal na gabi, mabiyayang gabi. Ano ang alam mo o Muhammad hinggil sa Laylatul Qadr? Idinaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtatanong upang ipaunawa na may mahalagang bagay na nais ipaihwatig si Allah subhanahu wa ta'ala. Anong tinataglay ng Laylatul Qadr na ito? Laylatul Qadr khairum min alfi shahr. Ang Laylatul Qadr ay mas mainam pa kaysa 1,000 buwan. Allahu Akbar. Mahigit 83 years. Yung magagawa mong pagsamba sa 1 gabi lamang sa Laylatul Qadr, mas mabuti, mas mainam kaysa 83 and 4 months, 83 years and 4 months. Gaano kakatagal dito sa mundo? 83 years na amal. Ganito kainam ang Laylatul Qadr. Gagawin mo lamang sa 1 gabi. Aabangan mo lamang sa nalalabing 10 gabi ng buwan ng Ramadan. Yung magagawa mong pagsasala, mas mainam kaysa sa pagsasala sa 83 years. Yung dua, yung zikr, yung sadaka, yung pagbabasa ng Quran at iba pang mga pagsamba. Gaano ka magtatagal dito sa mundo? Sabi ng mahal na propeta, yung edad ng aking umma, kadalasan ay mabay na 60 o 70, ay sa pagitan ng 60 at 70, lamang nagkakaedad ang aking mga umma. 83 years. Gagawa ka ng pagsamba. Yung magagawa mo sa 1 gabi, mas mainam kaysa sa 83 years. Napakadakila, napakamainam na ito ang hindi binibigyang halaga ng karamihan sa atin. Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha min amri rabbihim. Bumababa ang mga anghel. Napakaraming mga anghel ang bumababa sa pangunguna ni Jibril alayhi salam. Ibinababa kasabay sa gabing ito, itinatakda ang mangyayari sa buong taon, sa 1 taon. Fiha yufraku kullu hamrin hakim sa ibang ayat. Dito itinatakda ang mangyayari sa 1 buong taon. Yung pagtatakda na isusulat sa talaan ng mga anghel mula sa Lawhul Mahfuz. Itatakda, ipapasulat ni Allah sa kanyang mga anghel. Yung mangyayari, yung mabubuhay, yung mamamatay, yung pagpapala, risks, mga karamdaman, ano pa mang mangyayari? Kaya nagpaparami tayo ng panalangin, dua, na Ya Allah, nawa itakda mo sa akin ang kabutihan. Patnubay, gabay, dito sa mundo higit lalo sa kabilang buhay. Nagpaparami tayo ng dua na naway mabuting pagtatakda ang itakda sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala
sa gabi ng Laylatul Qadr. Bumababa ang mga anghel. Napakaraming mga anghel ang bumababa sa pangunguna ni Jibril alayhi salam. Si Jibril, hindi siya bumababa maliban na lamang kung may kapahayagan. Nang nabubuhay ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, palaging bumababa si Jibril. Subalit noong pumanaw na si Muhammad, ang propeta Rasulullah, ay natigil na ang pagbaba ni Jibril. Bumababa lamang siya isang beses sa bawat taong. Kailan yun? Ang sa Laylatul Qadr. Lumilibot sila dito sa buong mundo. Tinitignan nila ang kalagayan ng mga Muslim. Dalada nila ang mga biyaya, pagpapala. Minamasdan ang mga tao, ang mga nagbabasa ng Quran, ang mga nakikiyam online, humihingi ng kapatawaran. Ano kaya kung madatnang ka na natutulog? Ano kaya kung madatnang ka na gumagawa ng haram? Ano kaya kung nadatnang ka na naglalaro lamang? Kabiguan. Kaya sinabi ng mahal na propeta sa Rasulullah, sino mang maabutan niya ang Laylatul Qadr ay tunay na napagkaluban ng napakaraming kabutihan. At sino mang mapagkaitan ng Laylatul Qadr dahil sa kanyang gawain, base sa kanyang kaugaliang ginagawa, tunay na napagkaitan siya, mahrum, napagkaitan siya ng napakalaking pagbiyaya, pagpapala. Ang Laylatul Qadr, pinakamainam na gabi sa lahat ng gabi. Wala nang higit pang kainaman sa Laylatul Qadr. Ang pinakamalaking pagsamba na ginagawa natin sa Laylatul Qadr ay ang pagkikiyamulay, pagtatahajud. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ganito niya sinasamantala ang mga gabi. Nag-i-atikaf sa masjid, nagkikiyamulay, nagdudua, nagbabasa ng Quran, nagdi-dhikr, hanggang sa dumating ang Fajr. Mangkama Ramadan, mangkama Laylatul Qadr, imanan wahtisaba, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino mang itayo niya, itaguyod niya ang pagsasala sa gabi ng Laylatul Qadr, na may pananampalataya, pag-aasam sa gantimpala ni Allah, ipapatawad sa kanya ni Allah ang lahat ng nauna niyang kasalanan. Bushra, magandang balita. Napakalaking gantimpala. Napakalaking pabor. Magpupuyat ka lamang sa huling 10 gabi. Magsisikap, magsasacrifice ka lamang. Mapapasa iyo ang mga kainaman na ito. Ang kainaman na mas mainam kaysa sa 10,000 buwan. Isipin niyo yun. Noong unang panahon, alam ng mga sahaba kung kailan tatama ang Laylatul Qadr. Subalit sa ilang kadahilanan, inilihim sa atin ni Allah, itinago sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang wisdom, karunungan. Sa huling 10 gabi, hindi natin alam kung saan tatama, bababa ang tinatawag na Laylatul Qadr. Ang isa sa wisdom ay upang magpursige, magsumikap ang isang Muslim sa huling 10 gabi na ito. Magpursige tayo sa huling 10 gabi. Gumawa tayo ng kabutihan, mga gawain pagsamba sa huling 10 gabi na ito. Permanente, matatamaan natin ng Laylatul Qadr. Matatagpuan natin, maaabangan natin ng Laylatul Qadr. Si Aisha radiyallahu anha ay tinanong niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ano ang sasambitin ko kung aking matagpuan ng Laylatul Qadr?"
ano ang mainam na aking sasambitin kung akin man matagpuan, maabangan ng Laylatul Qadr. Isa sa sinabi ng Rasulullah, ang pagsasabi ng Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ikaw ay palagi ang nagpapatawad at minamahal, ginugusto mo ang pagbibigay patawad, patawarin mo ako, Ya Allah. Ang pagpaparami ng dua, pagpaparami ng dua, nabanggit na sa huling gabi, ay papatawarin lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalatayang nagbabalik loob at humihingi ng kapatawaran. At sa mga gabing ito, nililigtas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kaluluwa mula sa impyernong apoy tungo sa paraiso. Samantalay natin sa dua na ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa makakaligtas mula sa impyernong apoy at makakapasok sa Jannatul Firdaus ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim.